Hi guys, welcome dito sa aking channel. This reading is for collective or for anyone who can resonate sa reading na ito. This is a love reading. Let's get your energy. Hindi mo akalain, guys, na kahit defensive ka, no? Parang hindi mo na-explain yung sarili mo na kahit defensive ka or takot ka masaktan. May inner fear ka, pero still. No? Kumbaga yung isip mo, wala kang control dito, no? Parang naguguluhan ka or hindi mo maintindihan yung isipan mo kasi defensive ka or may takot ka. Yes, may takot ka. And you are still obsessing about someone, no? Na kahit na alam mo nasaktan ka in the past, or nasaktan ka nitong person na to, that's why nagiging ano ka dito eh, defensive or protective sa sarili mo, sa emotions mo. Kasi tingin mo, masasaktan ka lang or hindi mag-work. Yes, hindi with this sword, no? Yun yung iniisip mo dito eh, more on negative yung isipan mo. But still, your heart desires to be with this person, to have a new beginning with this person. Hindi mo ma-control yung emotion mo, no? Parang na sasapawa na yung mind mo ba, yung isipan mo, no? Parang nakukontrol na ng emotion mo, ng feelings mo, ng obsession mo, yung isipan mo. Na you can't control your feelings. Na gusto mo talaga ng new beginning with this person, no? Kahit may mga inner fear ka or phobias sa relationship. Gusto mong magkaroon ng transformation, no? From maaring nagkaroon ng ending or misunderstanding or nagkasakitan kayo ng loob nitong person na to. That's why naging defensive ka dito. May inner fear ka. May takot ka sa person na to. Pero hindi mo pili yung mind mo. You can't choose your mind from your heart. Nangiibabaw yung ano dito, yung feelings mo eh. Yung pagnanais mo na magkaroon ng new beginning. Attracted ka na attracted dito sa person na to. Gusto mo talaga ng mag-rebirth sa relationship nyo. And to live a peaceful life. Magsimula kayo ng buhay na peaceful. And yung buhay na may pag-asa. No? Ano yung feelings ng person na to towards you? Feelings niya towards you. So let's get another card here. Card deck. Feelings ng person na to towards you. Gusto niya ng happy family with you. Gusto niya kanyang mapangasawa niya. Gusto niya na ikaw yung makasama niya habang buhay. Pero merong duda yung person na to eh, na meron kang tinatago sa kanya. Takot to, na baka may ma-discover siya sa'yo, lalo siya masaktan, no, yung person mo. Feeling na itong person na to, may mga secret ka sa kanya. Yun. Pero gusto niya ng happy ending, no?
ikaw yung wish fulfillment nito ng person na to, ikaw yung hinahangad niya na magpakasawa, no? Direct na tayo magpakasawa, yes, doon naman niya papunta eh. Na ikaw yung maging nanay or tatay ng anak niya, ano, maging happy family kayo. And your feelings towards this person, new beginning, nakaganyan na kanina. Gusto mo mabalik, bumalik, ganyan na kanina guys. New beginning and to return. Gusto mo magkabalikan kayo. This is a past person na nasa isipan. Natatakot ka sa kanya. Dahil baka masaktan ka, no? Pero itong person na to, walang tiwala sa'yo. Pero gusto niya, ikaw yung makatuluyan niya. Makasama niya habang buhay. Ayun, no? Gusto mo ng another chance. New beginning. Gusto mo mag-offer. Gusto mo ng, or, yes, gusto mo ng new beginning sa inyong dalawa. Maring, lumayo ka dito sa person na to dati. Pero, gusto mong bumalik sa person na to. Kahit may feelings ka na defensive ka, no? Or, kahit na may trust issues ka sa person na to. What's coming for the both of you? Ano may mapaparating? Coming? What's coming? Meron ba? Ang ma-discover yung mga tricks, ma-discover ng person na to, yung mga, or ikaw man, no? May ma-discover using the intellect, no? Kasi yung person mo is intellectual and sharp mag-isip to eh. Kumbaga, napaka-critical, no? Gusto niyo malaman yung detail by detail, every detail, sa interest niya. So, kung na-interesado siya sa'yo, about sa'yo, aalamin niya yun, guys. Yung person na to ay hindi ganun ka-aggressive, no? When it comes sa relationship. Stable and grounded ito. At marunong mag-balance ng buhay niya. Pero may pagka-ano din to guys eh. May pagka-lukulukko din to, no? Minsan naglalaro din siya, no? Parang sa relationship, parang minsan ay hindi to nagsiseryoso sa relationship, no? May pagka-uncommitted sa relationship tong person na to. Kasi nga, yung person na to ay busy din sa kanyang career. At pag inunahan mo ng kalokohan ito, parang gaganti ba ng kalokohan din? Ganun. Ganun yung person na to. So, what's coming for the both of you? Possible outcome? Possible outcome. So we have here 7 of Cups. Masyadong tutok sa work tong person na to, yung person na kadil mo guys. And mukhang magkakaroon ng mukhang pag gusto pagka in-approach mo tong person na to or gusto mong bumalik sa kanya. Mukhang magkakaroon kayo ng argument, no? Or pagtatalo dito. Or baka ku-questionin kanya, no? Sa ginawa mong unfair sa kanya. Yes. Merong ano dito eh, question from this person.
Pero still, confused ka eh. Baka may mga options ka din. No? Kung siya na ba yung pipiliin mo to have a new beginning, or kasi once na pumili ka or pinurso mo yan, hindi ka na pwedeng, tingin mo, hindi ka na pwedeng mag-back out or mag-walk out kasi nakasakta na in the past or nag-walk out ka na eh. Yes. Ayaw mo magkamali, no? Pero using your judgment and your intuition, yung mga minimithi mo sa relationship na ito with this hardworking person ay magiging successful, no? Magtagumpay ka sa goal mo. You need clarity lang dito. And patient, no? Kasi mukhang nagka-clash din kayo ng person na to eh. Mahilig kayo mag-argue. May pagka-aggressive din kasi guys yung personality mo dito guys. Four possible outcome for the both of you. Mukhang mag-take ng risk kayong dalawa, no? To be together, eh, no? Kasi na-feel nyo talaga yung connection, eh. Soul level connection na para kayong pag-isahin talaga ng universe dito, eh. Compatible kayo and may chemistry kayong dalawa. Na talaga ma-feel nyo yung emotion, no? Ng isa't isa. Parang nadodrone yung energy nyo sa isa't isa, no? Nadodrone kayo sa isa't isa dito. Hanggang sa magsama kayo. You know, kahit may takot ka, or may takot yung person mo, or may mga inner fear kayo, or phobia sa relationship, ay mag-take kayo ng risk dito eh. So, iniisip nyo, bahala na. Kasi, parang, calling nyo eh, to be together nito person na to. So, ayun lamang for this reading right now. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe at huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button. Nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko at paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading na ito.